Bisa muna yung puno. Ikat mo lang. Ayan. Ikat na yung paglagay. Ayan o. Malaki na yung nyuga natin. Ayan yung mga nyug natin yan. Lagyan natin ng mga buno yan. Andun. Andun din sa bandang taas. May mga 1-year-old tayo at saka 2-years-old na mga niyog na itanim doon. Lagyan din natin. Okay. Thank you. Kalahati lang. Ang ginawa natin na improvise. Maliit naman siya. Kung saan yung dahon niya, doon tayo maglagay ng abono. Dito yung dahon. Yan. Paikot lang din. Kung saan nakatutok yung dahon, doon ka maglagay ng abono. Nandun kasi yung mga ugat niya. Huwag sa malapit sa puno. Yan. Hilingin natin ang asin. Paikot lang. Kailangan mo na run weeding para malinis yung muno ng ating niyog. Sinadya natin yan itabi sa may saging. Yung saging, pag ma-harvest na yan, tanggalin na yan, ilipat na yan yung mga saha niya. Pag nakabunga na yan yung mother plant niya, ito naman ang makapokus yung tanim ng niyog natin. Yan, maliit pa man yung niyog, pwede ka mag-intercrop ng saging. Okay, abunuhan din natin yung mga malaking yan o, yung mga malaki na ano, yung mga bunga ng mga niyog na tinanim ni tatay noon. Lagyan natin ng abuno. Pakainin natin para magdami palalo yung bunga niya. Ay, yung maliit na tinanim natin, yun ang dinagdag natin na itanim dito para magdami yung niyog. Magandaan sa niyog. Tuloy yung bunga niya. Thank you. Yung mga malaki na yan, abunuhan natin yan dito sa bandang banya, puno, paikot lang. Malinis na, naano na natin. Yan, yung mga dati na itanim ni tatay ng mga niyog, pakainin natin ng abuno. Andun sa kabila din. Ayun, yung nakapabunga na itinanim natin noon. Nakakatuwa lang, may bunga na. Kaya nagtanim tayo ng marami niyog kasi maganda yung kitaan kahit na yung kagandahan sa niyog kahit kunti lang na may tanim mo at tuloy-tuloy yung pag-harvest 3 months harvest ka na naman lalo na mabunuhan mo ng asin puputas o complete pero mahal yung inputs ngayon asin lang muna tayo importante makakain siya ng abuno
Hindi naman matakaw sa buno yung niyog. Ay importante malaga lang natin yung kagandahan, matibay sa sakit yung tinanim natin ng mga niyog. Kaya nagtanim tayo ng panibagong mga niyog o lubi na sa Bisaya pa. Yan o. Marami yung bunga. Yan. Dito sa ano, sa likod ng bahay kubo ni Mrs. Andun yung iba. Puntahan natin yung naitanim natin. Alagyan natin ng asin. Okay? Thank you. Update ko lang kayo sa pag-alaga natin ng ano, niyoga natin. Kailan magkapagbunga. Sa paano pag-alaga natin. Yan. Share ko lang sa inyo. Yan. Nabuno tayo. Yan. Paikot ang ilagay natin sa bawat puno ng ating niyugan. Naranggiding na natin yung isang araw. Yan o. Saka unti-unti na namatay yung mga damo. Dito tayo sa kardabahan natin. Yan. Palibot lang. Paikot lang sa ano. Yan, lagyan pa natin yung iba. Yan o. Yung kagandahan, unti-unti na namatay yung mga damo. Nag-spray tayo ng herbicide yung previous video natin. Yung iba, hindi pa natin natamaan, hindi pa natin na-sprayan. Pagkabalik tayo dito, kasi mag-uwi tayo ngayon Linggo, ngayong gabi, uwi tayo sa ano. Pagbalik natin dito, ito naman yung sprayan natin. Hindi pa natin na-sprayan ito. Dito sa kardabahan, yung mga kardaba natin, no? Malaki yung katawan. Ang lulusog. Yan. Niyog muna natin ang abunuhan natin ngayon. Tapos naman, yung mga saging na naman. Ito. Lagyan natin. Paikot lang din. Ito yung mga 1 year old natin ano, niyog. Mga isang taon at kalahati. Ayan. Ito yung mga malaki na, mga 2 years old na mga niyogan natin. Ano. Okay. Update ko lang kayo sa pag-alaga ng niyogan natin. Ayan. Okay, mga ka-farmers, tapos na tayo nakapag-abuno ng mga niyogan natin na maliliit.
Yan, tapos na yan. Dito tayo sa kardabahan. Ito naman yung malaki. Yung may bunga, abunan naman natin. Dito tayo sa kardabahan at sa kalakatan natin. Yan. Magandahan sa niyog. Hindi matakos sa buno. Yan. Kahit kunti lang may tanim mo, tatlong buwan may kitain ka. Malaking tulong na rin yun sa ano, pangaraw-araw mo na gastusin sa bukid. Yung mga bilihin. Yan, makatulong yung pagtatanim natin ng kitaan ng ating niyog. Yan. Kaya tanim tayo ng kahit kunti lang na itanim natin, ay importante meron tayong panggastusin sa mga kipangailangan natin sa bukid. Yan. Yan yung mga malaki na yan. Abunuhan din natin. Yan o. Yo.